gunting sa bahaging kaliwa at clipper naman sa bahaging kanan. Tara, panoorin natin ang video na ito. Dito sa kaliwang bahagi ay maliit na gunting at maliit na suklay ang gagamitin ko. Ang gupit na gagawin natin ngayon ay taper fade. At madali lamang itong matutunan. Sa mga baguhan pa lamang at hindi pa sanay gumamit ng gunting, dapat paminsan-minsan ay sinusubukan natin kung paano ba gumamit ng gunting sa pagugupit ng mga ganitong klase ng gupit. At matuto rin tayo sa pamamaraan na ganito. Shout out kay Ulysses Asidor at kay Jerome Laksamana. Shout out din kay B-Boy Vance 89. Shout out kay Alex Balaoro Barbershop ng Bulan, Sorsogon at kay Luli Arabit. Kung susubukan nyo kabarberos yung ganitong klase ng pagpoint ng dulo ng talim ng ating gunting, dapat ay hindi masyadong matulis ang dulo nito at dapat ay mas matalas yung talim upang hindi umipit yung buhok at makaiwas tayo sa pamumula ng kanyang balat.
ito yung result ng ginamit natin ay gunting sa ganitong klase ng gupit. At tingnan din natin ang result na gamit naman natin ng clipper dito sa kanang bahagi niya mamaya. So yun kabarberos, dito naman tayo sa kanang bahagi. Ang gagamitin ko ay ang clipper. Number 1 na clipper guard ang ginagamit ko. At ang ginagawa kong paghago dito ay tantyado para yung mga matitirang sobra dito sa may parting middle part niya ay i-overcome natin. Tanggalin natin yung guide, zero close, zero open. I-play natin yung kanyang adjuster upang makita natin yung tamang pag-blend o yung saktong pag-pay dito sa gawing likod niya. Ito na rin yung gagawin nating guidelines ng ating pag-aahitan mamaya. Dito sa gawing ilikod ng kanyang tenga, diretso na rin dito sa may gilid ng kanyang patilya. Balikan na lang natin ang clipper gamit ang number 1 na clipper guard o depende kung ano yung bahagi ng may dark spot. Kung dito sa may parting manipis, syempre gagamit tayo ng 0.5. Kung doon naman sa may parting itaas niya o doon sa middle part, 1. Tapos yung paggalaw ng ating clipper ay naka C motion para hindi mapuwersa yung paghagod nito o yung magiging taas. Ahitan na natin at linisan natin ang ating pangahit para makita natin yung ginawa nating linya o yung guidelines kanina. Tulad din ito ng ginawa ko kanina sa pag-ahit ko dito sa manumano o doon sa gunting na proseso. Kung bago ka pa lang kabarbero sa video na ito, ay huwag mong kalimutang i-click yung subscribe button. Pati na rin yung notification bell para maging update ka sa mga susunod kong mga video. Isang proseso ng gunting at isang proseso ng clipper sa isang klaseng gupit na taper-paid. Maraming salamat, kabarberos. Magandang gabi at magandang araw sa ating lahat.